Hi guys, welcome sa Sip 9. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series, no? So, sisimulan natin yung mixture word problem series, no? And this is one of our word problem series dito sa Sip 9. So, years ago ay gumawa tayo ng mga maraming word problem series, and recently nag-revise ako kasi syempre yung ating resolution ng mga computer screens natin ay nag-improve na rin. Kaya kung titignan natin yung mga lumang videos ay minsan hindi mo na halos makita. So, I'm re-recording the series, but totally ay binago ko yung mga problems, no? And I think mas improve itong mga bagong problems natin, at hopefully mas matuto kayo, no? So, magsisimula tayo sa pinaka-basic, no? Sa pinaka-madali, and then as we go on ay titignan natin yung mga problems na nakikita ninyo sa textbooks, no? Okay, so tignan natin yung dalawang madaling problems. How many liters of alcohol does a 120 liters of mixture contain if it is 15% alcohol? So this is a very basic problem on percent, no? So yung amount of mixture natin, yung amount for the first number, for number one, yung amount of mixture natin, ibig sabihin yung kung ang total amount, no? Kung ilang liters ba 'yon, no? Amount of mixture is 120 liters, no? Tapos yung 15% yung alcohol niya, no? So yung kanyang concentration or part, no? Part ng alcohol, no? Percentage ng alcohol ay 15%. Okay. So ilang liters, no? Ilang liters yung alcohol? I think very basic siya, no? Gagawin natin is hanapin natin yung amount of alcohol. Ibig sabihin ito, ilang liters ang pure alcohol, di ba? So magiging ano yan? That's 15. 120 liters times 0.15. Ilan yan? So 120 times 0.15, that's 5 times 0 is 0. 5 times 2 is 10, carry 1. 5 times 1 is 5, 6. Then 1 times 0 is 0. 1 times 2 is 2. And then 1 times 1 is 1. So this is 0, this is 0, this is 8. This is 1. Ilang decimal? Dalawa, di ba? 0.15. So, 18 siya. Ibig sabihin, the amount of alcohol is 18 liters, no? So, 18 liters. So, sa 120 na mixture, 120 liters, 18 dyan ay pure alcohol. So, yung iba dyan, yung 102 ay, I don't know, hindi ako familiar sa chemistry, no? It could be water, no? Or other liquid, no? Okay, so hindi na natin problemahin yan. Basta alam natin na ang amount of alcohol, no? Okay, let's have the second problem. We have a chemist has a 70 milliliter solution with 30% sulfuric acid, no? How many milliliter is the amount of pure sulfuric acid? Okay, so ganun pa rin, same. Yung amount of solution natin or amount of mixture is 70 milliliters, no? Tapos yung concentration o yung part or fraction, which is pure sulfuric acid, is 30%. So how many milliliter is the amount of pure sulfuric acid? So, ganun pa rin, di ba? So, gagawin natin is just the amount of sulfuric acid. Ito yung pure, no? So, ano yun? 70. That's 70 times 30% or 0.30 or 0.3, di ba? Kung nakita nyo kanina, yung 15% kanina, hindi natin siya pwedeng idiretso. Dapat i-convert muna natin siya sa decimal.
So ang kanina ang 15% naging 0.15 siya, di ba? And ito ang 30% ay pwedeng 0.30 or pwede rin na 0.3 na lang kasi hindi naman magmamatter yung zero sa dulo, no, in this case. So that's 70. Kaya nyo na siguro i-mental yan, no? 70 times 0.3 is 21. So 21 milliliters. Okay, so huwag kayong mainip, no? Kung medyo madali ito kasi nagsisimula pa lang tayo. Yung susunod natin na problem dito medyo mas mahirap na ng konti. And then as we go on ay makikita nyo na kung paano natin sinosolve yung mixture problem. So nakikita nyo dito merong entire mixture, no? Tapos meron tayong percent, no? O yung part na pure, no? It's either pure sulfuric acid, pure alcohol, minsan pure sugar, pure salt, no? So yun yung dalawa, yung part at saka yung the entire mixture. So dapat medyo familiar tayo dun sa way ng pag-solve ng problem para later pag medyo mahirap na ay masosolve na natin ang madali, no? Okay, maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa ating video. Gusto kong invite sa sip9.com yung ating website at syempre sa ating YouTube channel, youtube.com/user/sip9ph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.